Tinipon ng Palawan Mission ang mga layman, pastor at leader ng care groups sa teritoryo nito upang magkaroon ng orientation. Sa pamumuno ng NDRIEL Department, layunin ng orientation na may handa sila sa gaganaping malaking pangangaral ng misyon sa darating na buwan ng Oktubre. Ang iba pang detalye nasa balita ni Jasper Maningding. Nagtipon-tipon ang mga layman, care group leaders, pastors mula sa iba't ibang distrito upang makinig sa mga lektura na patungkol sa mga preparasyong gagawin sa mga darating na malaking gawain sa iba't ibang lugar na nasasakupan ng Palawan Mission. Dinaluhan ng mga layman and care group leaders mula sa iba't ibang distrito ng Palawan Mission ang isinagawang orientation ng NDRIEL Department sa pangunguna ni Pastor Dan Matulak. Layunin ng programang ito na ihanda at pag-usapan ang iba't ibang mga preparasyong gagawin para sa darating na evangelism na gaganapin sa buwan ng Oktubre sa Puerto Princesa Coliseum. Isinagawa ang orientation na ito sa kadahilanan na maihanda ang ating mga laiko, ang ating mga missionary para sa nalalapit na gawain ng ating Palawan Mission. At kasama rito sa gawain ito ay ang ating Quiet Hour and the Grace First Ministry. So, tinuturuan natin ang ating mga kapatid, ang ating mga laymen para alam nila ang kanilang gagawin pagdating sa field. So, it is more on their educational, their orientation para pagdating nila sa kanilang mga lugar, alam na nila ang kanilang gagawin. So, that's the primary purpose of this orientation. Nagbigay ng mga lektura ang mga leader ng misyon na mangunguna sa malaking gawain na ito. Isang malaking kagalakan sa mga dumalo at mga tinawagan para manguna sa gawain ng preparasyon sa kanilang mga iglesia. So marami po akong natutunan na sa aking buhay na marami pala akong pagkukulang. Akala ko sa buhay ko ay tama na maglingkod ako, magsimba, tama na. Pero nung pumunta po ako dito, doon ko po na pag-isip-isip na yung paglilingkod ko sa Panginoon ay kulang pa pala. Na kailangan pala na gampanan ang gawain tulad ng ipangaral ang salita ng Diyos. So par ang daming natutunan, isa sa mga natutunan kung paano isulong na mapadali yung gawain ng Panginoon. Nang sa gayon, babalik na siya pag natapos na yung gawain na yun. Patuloy na lumalago ang gawaing ibinigay ng Panginoon sa ating iglesia dahil sa patuloy na pagtugon ng mga miyembro sa panawagan ng Panginoon na humayo sa kanyang banal na gawain. Mula rito sa Puerto Princesa City, Jasper Maningding, hatid ay balitang may pag-asa para sa Hope Today, NPUC News.